when I'm pulling up. In my town and I'm pulling up. Ready for anything, anyone. Know that I get it done. In the Benz, I be pulling up. Tell your friends, cause I'm pulling up. Kamusta mga Lodi? Ball is life. TNT Katropa panalo kontra Magnolia sa isang napakagandang laban sa Araneta. Pero bago natin yan pag-usapan mga Lodi, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga kaganapan sa basketball world. Pag-usapan na agad natin ito mga Lodi. PBA Quarterfinals, TNT Katropa versus Magnolia Hotshots. Isa ito sa pinaka-inaabangan ng mga PBA fans dahil mahigpit na magka-rival itong dalawang team na ito. Ang TNT Katropa ay may twice to beat advantage dahil sila ang pang number 3 sa standings. Samantalang twice to win naman ang Magnolia para maka-advance sila sa semis. Pag-usapan na natin ang nangyaring game mga Lodi. Sa mga unang quarter ay pinakita na agad ng Magnolia Hotshots na gustong gusto nila manalo. Do or die kasi itong game na ito para sa Magnolia. So expect natin na lalaban talaga ang Magnolia Hotshots dito. Pinakita naman nila ito sa mga unang quarter pa lang. Natambakan pa nga nila ang TNT ng hanggang 18 points. Pero hindi sumuko ang TNT sa pangunguna ng best point guard in Asia na si Lodi the Blur Jason Castro. Buwis buhay na naman si the Blur para lang makascore. Halatang halata na gustong gusto na ulit maranasin ni the Blur ang championship. Matagal-tagal na din kasing walang kampyonato ang kanyang team na TNT Katropa. Huling nag-champion pa ito ay noong 2014 to 2015 Commissioner's Cup pa. Pero hindi lang naman si the Blur ang dahilan kung bakit nanalo ang TNT Katropa. Team effort talaga at mahigpit na depensa nung clutch time. Malaking bagay din yung 3-pointer ni Troy Rosario para maitabla ang laro. 96 all, 33 seconds na ang nalalabi sa oras. Ang laking bagay din ang dalawang free throws ni Ray Parks para maibigay sa TNT Katropa ang kalamangan 98-97. Pero hindi pa doon natatapos ang laro. Nag-try pa ang Magnolia makascore. Nag-attempt pa ng layup si Romeo Travis. Pero nabutata ito ni KJ McDaniels. May pag-asa pa sana dahil may 1.1 seconds pa ang natitira para sa Magnolia. Pero hindi na ipasa na maayos ni Mark Marroca ang isang game winner sana for Romeo Travis. Natapos ang laro. 98-97 panalo ang TNT Katropa. Grabe yung comeback ng TNT from 18 point deficit mga Lodi. Pinatunayan din ni Ray Park sa larong yon na malaking tulong siya sa kanyang bagong team na TNT Katropa. Makakaharap ng TNT ang kanilang sister team na Meralco Bulls sa semifinals. Habang inaantay naman ng Ginebra kung sino ang mananalo sa labanan ng NLEX versus Northport. Sino sa tingin nyo ang mananalo sa bakbakan ng Meralco Bulls at TNT Katropa? Comment down below lang mga Lodi. Maraming salamat at see you on my next basketball video.